Rick. Oh, good afternoon, Rick. So, anong araw ngayon, Rick? Wednesday. Wednesday, so half day lang yung contractor natin, ano? Dahil may Christmas party. Tapos, grabe yung ano nila, Rapol, ano? ADB 160. Okay yung ano, contractor na yun, Genco na yun. So, anong baon natin yun? Anong nabasa natin? May nagtatanong sa comment section. Sa comment section natin, may nagtanong na follower natin na ano? May makikita ba tayo daw na ano, ng, bibili kasi siya ng ano, ng pipes. Yung ganyang pipe, bibili siya. Ano daw yung tip natin para na hindi siya ma-fake. Hindi siya ma-fake. Oo. Tapos ano pa? Yun. Kung ano, kung makikita ba sa specs natin, sa NCP. Actually, kung sa NCP, wala eh. Yung sa ano, wala. Wala sa Bible natin. Pero nasa DTI. Nasa website ng DTI. Department of Trade and Industry. Oh, anything, Rick, anything na materialis. Kahit saan, helmet, ilaw, yung mga bangko na yan, mga chair. Basta anything na regarding sa trade and industry, dun mo hanapin sa DTI para hindi tayo mapeke. Oh, kung ano ba, original ba o fake siya. So, ang nakasabi doon, first, pasok kayo sa website ng DTI. Hanapin nyo yung product, yung PNS, mga ganon. Mga standard, Philippine standard, nandun. So, ang nakalagay doon, pag bibili na tayo ng mga tubo, example, tubo, kasi yun ang question na, no? Tubo, dapat daw, merong nakaprint. Merong nakaprint sa tubo. Ito, check natin kung makikita sa camera. Dapat may nakalagay na brand name. Oh, brand name, anong... Pero nakabaliktad, ano? Oh, sige na lang. So, ito merong logo, may brand name na Prince GI Fence Tube. Check, number one na, meron ng brand name. Tapos merong thickness, merong size niya, sukat. Nakalagay dito is thick, 40mm by 6mm. Oh, 40mm by 6mm. Yung kapal 6mm, yung diameter niya is 40mm. Oh, number two, check na. Tapos, may pangalan kung sinong supplier, sino ang nagmamanufacturer niyan. Ito, Pure Steel Manufacturing Corporation. Number 3, 'di ba? Sino ang nag-produce noon? Oh, manufacturing. Tapos saan country galing? Oh, number 4, oh, saan country? Product of the Philippines. Okay, 'di ba? Pang-5 is dapat merong kailan na ginawa? Production, kailan ginawa? Production date ano 7 June July ba no July 23 2022. So meron ng 5. So pag na-check mo na yung 5, sabihin DTI compliant sila. Meaning ma-ensure mo na compliant sila ng DTI. Hindi sila fake. Masasabi natin na at least hindi siya fake, pero hindi garantiya kasi mga fake ano, 'di ba? Pero at least 'yan ang sabi ng DTI na pag bibili kayo ng mga materials nyo, make sure number one, ulitin natin, merong brand name. Atong brand nito may logo Prince GI Fence. Number two, meron do sukat. Ang sukat nito is thickness 40mm by 6mm. Ano na? 1 to number 3, merong kumpanya. Anong kumpanya, sino na ganun noon, nagmanufacturer? Pure Steel Manufacturing Corporation. Number 4, saan bansa? Talagay, product of the Philippines. Number 5 is production date. 7 is July, no? July 23, 2022. Diba? Wala yan sa NCP, wala yan sa Bible natin, Rick. Makikita mo lang yan sa website ng DTI. Papasok mo na website ng DTI, hanapin mo doon. Nandun lang yun, kakapain mo lang. Ako, nalaman ko yan, nag-research lang ako. Kasi hindi ko nakita sa Bible natin eh. Bible ng Civil Engineers, hindi ko nakita. So, doon ko lang nakita. Like sa Pinolek, name all. Yung helmet natin, Rick, di ba, may sticker yun? DTI ring yun. Yung sa mga Christmas tree, Rick, Christmas tree, DTI ring yun. Anything na mga product. Kasi siya ang department sa gobyerno na tumutulong sa atin na hindi tayo ma-fake, na safe, talaga safe ang product niya. O ano, Rick? Ano, punta tayo sa Christmas party ng contractor? Oh. ADB 160, ha? May ano tayo, may invitation tayo doon eh. Oo, ha? Ano na? Mamaya, pumunta tayo. Merry Christmas, ha? Merry Christmas. Sige, bye-bye. Oh.